Yes, hello. So, magandang hapon sa lahat. So, ngayon is may nag-request sa akin ng video. Nagawan ko daw siya ng tutorial paano ang step by step ng automatic transmission ng sasakyan. So, tama-tama yung service ko is automatic transmission. So, gawan ko siya ng video. So, shout out sa iyo Al Dinos Trabajo from Cagayan de Oro, pero isa siyang OFW sa Kuwait. So ngayon nandito sa labas yung sasakyan natin. So maganda yung panahon ngayon, so ito yung labas ng bahay. Shout out sa mga viewers, sa mga solid na mga subscriber. So ito yung wish na service ko. Yan siya, wish 7-seater. Tapos ano siya, parang ano sa atin, inuba kumbaga. Ayan, yan yun. Ayan yung service ko, medyo may pagkaluma na siya kasi 2007 model siya, medyo may katandaan na rin. Ayan, pag ganito, pag pumaparada ako sa ganito sa labas, tapos nabutan siya ng 2 days kasi minsan hindi mo alam, may mga tripag-tripag sasakyan mo, dapat i-check mo yung gulong, ikutan mo yung sasakyan mo bago ka sumampa, baka kulang ng hangin o pinaplatan. Check mo yan. Yan, pag maikot mo na, so siyempre open mo yung sasakyan mo. Pag ma-open yung sasakyan, so pasok kayan yung loob ng sasakyan. Ayan, yan yung mga ano niya, dashboard. Yun doon. Medyo hindi pa malinis to. Ano kasi to? Kauwi ko lang galing sa trabaho. So, yan. So, pagpasok mo dito, turo ko muna yung paano magano sa ano, ituro ko kung saan yung ano, kasi baliktad dito eh. Si right-handed dito kasi. So, ito yung ano, yan yung gas, ito yung brake, tapos ito yung foot brake. So ngayon, pag nasa ano na kayo, nandito na kayo, nakasakay na kayo, pag i-ano mo na yung engine key, pag on mo ganyan, may makita ka dyan. Yan. So antayin mo muna yan bago mo start na mawala. Pag mawala na, tsaka mo na i-start. Yun, ganun. Huwag mo siyang i-start agad na nandun pa yung mga signage ng mga ano. Ay, nakano pala to GPS. So, GPS natin siya para hindi maingay. So, yan. Eh, yung dashboard niya, naka Chinese character ata yan. Hindi ko maintindihan yan. So, ito yung sa ano, yung umiilaw na yan, yung nagbiblink na yan. So, yung seatbelt mo yan. So, pag-i-on mo na yung seatbelt mo, yan, pag na-i-on mo yung ganyan, mawawala yan. Yun. Wala na. Yung bilog na yan, mawawala yan pag inapakan mo na yung foot brake. Yung foot brake na yan. Pag inapakan mo yan, mawawala na yan. So ngayon, pag drive ng automatic is, yan yung kambyada mo. Sa kambyada sa atin yan eh. So pag naka-parking ka, tapos naka-ano ka pa doon sa handbrake mo, so pag nagda-drive ka na is ipunta mo siya dito sa drive. Apakan mo yung handbrake, pag angat mo ganyan, sabay apak ka rin sa brake. So pwede mo na may release yan, smooth na yan. Dada ng reverse, tapos neutral, tapos pag naka-D ka, ibig sabihin drive, itong is gusto mo mag-loader, low gear, high gear, or kung umakyat ka ng medyo matirik, tira ka ng ano, tapos mag plus minus ka na lang kung gusto mo. Ang automatic, nakaganda sa automatic, kahit igalaw mo yung mga ano, kahit nakinto ka, nakaapa ka lang sa brake, hindi ano yan, tatakbo. So ngayon is ituro ko naman kung paano mag parking, tamang pag parking. So naka-drive yan. So pasensya na kayo kasi malikot yung camera kasi ako lang mag-isa, walang nag-ano sa akin kasi wala ako, walang cameraman ko ngayon. So pag naka-drive ka na,
dandahan mong bitawan yung dandahan bitawan yung brake. Tapos yun, naabante na yan doon. Ayan. Abante na yan, nakikita nyo. Dandahan na yan. Kahit hindi mo apakan yung brake, yung automat, ano, yung gas, kahit basta lip, ano lang yung nasa patag ka lang, ano siya, tatakbo siya ng dandahan, mga siguro 5 or 10 ang ano niya. Tapos pag nakahinto ka ng ganyan, nakahinto ka na, siyempre pag park mo, mag proper niyan is idaan mo muna sa neutral. Yan, naka neutral, kalmado na yung engine, paapaka mo yung foot brake, bitaw sa brake, tapos pwede mo na iparking yan ganyan. Yan, dyan, yan yung proper. Ba, hindi yung, yung iba kasi ginagawa pag naka-drive sila, diretso sa parking tsaka apak ng foot brake. Hindi po tama yan, masisira po yung transmission natin. Mas mahal yung transmission or gearbox. Buong ano yun papalitan, di tulad na sa automatic pag di tulad sa di tulad sa mga manual, pag nasira yung ano lining lang ang anuhin natin, kasi pag na hindi tama yung pagano mo sa clutch noon, lining ang mapupudpod noon, kaya yun lang papalitan. Pero sa automatic, buong transmission talaga yung papalitan pag masira. Although hindi naman masira agad, pero time to time masira talaga yan. So ganyan na yun, naka parking ka na. So ngayon pag abante mo uli or atras ka, apakan mo yung foot brake. Pero sa akin mag, pag magdadrive na ako sa actual, isang paa lang gagamitin ko, yung isang paa ko nandito na lang yun. Isang paa lang talaga yung ginagamit ko. Tapos ipapasok mo siya sa reverse, tapos bitaw sa brake, atras niyang dandahan. Yan, atras na yan siya. Kung nakikita nyo, umatras na yan. Dandahan yung matras. Tapos tingin ka sa mirror. Yan, yan. Yan, automatic na yan. Nag-ano na yan, atras. Kahit hindi mo upakan masyado yung ano niyan, yung gas, tumatakbo na yung sasakyan ng dandahan. So, para sa mga beginners, o sana may mapulot kayo, tapos yan, naka-reverse na kayo, tapos huminto na, tumutunog pa, ibig sabihin naka-reverse ka pa, nakapasok pa yung kambyada mo sa reverse. So at punta mo siya sa neutral. So dating ano, apakan mo yung foot brake, tapos sabay pasok ng kambyada sa parking. Yan, nakaparking ka na yan, safety ka na dyan. Tapos bago mo patayin tong sasakyan na to, bago mo siya patayin, dapat yung AC niya, kasi naka-aircon ka, ano mo siya, hinaan mo siya, tapos i-off mo bago mo siya patayin dito sa, bago mo i-turn off dito sa ano, sa susian. Yan, yan yun. So sana may matutunan ka sa video ko na to. Kung bibili ka ng sasakyan mong sarili, so may idea ka na kung paano siya i-handle yung automatic. Pero itong natutunan ko is based on my experience lang. Pero nanonood din ako sa mga experts, sa mga sinasabi ng mga eksperto ng mga ano, sasakyan na ganyan talaga. Pero kaya sinunod ko lang din. Saka sinir ko sa'yo. So shout out sa'yo Al Trabajo from Kuwait. Para sa'yong video na to, maraming salamat. Bye bye, God bless.